Kanada ay babayaran ng buo upang sa ganon ang tao ay makalaya sa pamamahala niya kay Satanas. Napag-usapan na natin yung nakaraan nila, may iba siguro alam na sa inyo. Dalawang bagay ang tinanggal ni Satan kay Adam doon sa Garden of Eden. Ano yun? Identity and authority. Tama? Nawala sa tao yun. Kaya pumasok yung kamatayan, pumasok yung kasakitan, kahirapan, masak na buhay, because yun yung tinanggal ni Adam, yung identity niya and yung authority. So para may balik yun, kailangan pabayaran lahat ng pagkakasala ni Adam. Ganda na ito, ha? Kaya, nasabi niya, pangalawa, must be given authority by which he can face Satan and conquer or defeat him. So, after pabayaran, kailangan po may balik yung authority ng tao. Sabi niya dito, dapat ang tao ay magkaroon ng kapamahalaan na harapin ang diablo sa kanya at ito'y kanuni. Diba? Yun yung dapat may balik. Pangatlo, man's redemption must include a new creation receiving God's life and a truth, a perfect righteousness and a perfect reconciliation of fellowship so that man will feel at home with God once more. So yan po yung ginawa ng Panginoon. Hindi lang binayaran lahat ng kautangan mo. Pangalawa, binalik pa yung authority mo. Pangatlo, ang pagginawa ni Jesus doon, you are new creation man in Christ. So, yan yung kasama doon sa redemption na nangyari. So, kung walang pagbubo ng dugo, walang pagbabayad sa kasalanan, walang pagbabalik, kaya kung pumatak yung dugo ng Panginoon doon sa lupa, actually, nung unang pumatak ang dugo ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, hindi pa doon sa Calvary, doon pa lang sa May Gethsemane, no? Yung siya yung nagpawis ng dugo. Because of severe stress. Di ba? Para ano, tumusin ka sa mga stress ngayon. Amen. Amen. Kaya so, huwag ka ng ma-stress. Ang curse, pumasok. Ang curse kasi, pumasok. Bakit pumatak yung dugo sa Garden of Gethsemane? Kasi ang nagkaroon ng curse doon din sa Garden. Sa Garden of Eden. Nagkaroon ng redemption doon din sa Garden of Gethsemane. Para ipahiwamig sa atin na sa pamamagitan ng pumatak ng dugo ng Mesaya ay ma-reveal yung redemption na para sa atin. Amen. 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 Hallelujah. So, no redemption without the three blessing from God. Redemption must come from God. Kaya dapat iyon yung wala si, ano, wala si taga nagaroon. So, nagpasa na natin ito. Wala. Hindi nagsak. Sa last part. Kasi na-take natin ito nung nakaraan. Hirap pala talaga pag parang nasa biyahe ka kasi. Roman? Kasi nasa baga probinsya. Ah, sa kayo pumunta na si Cebu siguro. Ay, basta ba? Kaya siya. So ito na yung mga biyayang binayaran ni Kristo. Kasi eternal redemption. Akala lang natin yung katubusan sa kasalanan. Pero mayroong mga bagay na binayaran si Jesus na dapat na i-experience ng mga mananampalataya. So when Jesus was beaten, tormented, scourged, and nailed to the cross, blood flowed from his back, head, hands, and feet. So, nagdumali yung dugo sa mga sugat na ito. And he was also pierced in his side. Each place from which his blood flowed is significant because it is represent a unique aspect of his grace. So, sa bawat nilabasan ng dugo ng Panginoon, eh meron pong significance yun. Katulad ng una kong sinabi, dun sa kanyang head, di ba? Talagang lumabas yung dugo para i-redeem ka sa mga stress o anxiety mo. Ito, tingnan po natin. Meron pa dito. His back, which endured the stripes, bring about grace of healing
So ang kanyang likod na hinampas at nagtamo ng mga sugat ang nagkaloob sa atin ng biyaya ng kagalingan. Amen. 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 Kaya hindi siya diniretso doon sa cross. Dumaan pa siya sa weeping cross para tubusin niya tayo dito. Kasi isa to sa mga bagay na ginamit ng Diablo para pumasok sa buhay ng mga ng tao. Diba? Ngayon dito, tinubos niya tayo ng Panginoon Jesus. Kaya pag pinansin mo, actually, in Psalms, nakalagay doon, who forgives all our sins and heals our diseases. Kasama yan. So, hindi ka lang niya pinatawad sa kasalanan. Gusto rin yung malaman mo, tinubos ka niya mula din sa kasalanan. Amen. Amen? Amen. So, tingnan natin. In John chapter 19, verse 1, Pilate na Jesus is scourged, na magkagayon nga ay tinignan ni Pilato si Jesus at siya'y hinampas. So a scourge is not a whip, it is a multi-headed torture device with a thick handle and 39 long branches. Sharp objects such as small stones, bones, metal, glass first fastened to the end of each branch. Yung pinapakita natin, ala natin yung latigo, hindi yun. Kung hindi ito yung isang stick, na may mga nakatusok doon na mga metal, na mga matutulis na bato, na siyang pinanghampas sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, yung gumawa ng Passion of Christ na Movitas, di ba hinarap yun ng mga religious leader na ayaw malabas sa sinihan. Pero ang totoo, malala pa yung ginawa talaga sa Panginoong Jesus doon sa movie na yun. Sabi nga ng director, napakalambing pa daw yung pagkakagawa niya. Kasi bakit? Doon sa mga theologian, pinag-aralan nila yan, iba yung mga bagay na kinamulatan natin doon sa mga bagay na nangyari sa Panginoon Jesus. Actually, yung mga disciple niya, akala natin, matatanda yung mga yun. No. They are young people. Pero yung si Jesus, 30 years old lang. Ilan taon yung mga disciple niya? Sila Peter, sila John. They are 20 plus. Age nila. So, makala natin, pag pinanood natin sa movie, di ba, mga matatanda, mga puti yung buong, no? Lahat yun, mga bata. So, iba yung sinasabi dito, na yung pinagdaanan ng Panginoong Jesus, para lang tubusin tayo mula doon sa kasakitan. So, iba yung pinanghampas sa kanya. Kaya sabi dito, their bare flesh, when prisoners were scourged, they were striped down and forced to lie face down. Their bare flesh was then scourged. When the scourge made contact with a person's flesh, the object at the end of each branch tore the flesh off. Jesus' body was so badly marred by the abuse he endured that he was unrecognizable. Sabihin, grabe kung nangyari, humihiwalay yung kanyang laman sa kanyang katawan. Kaya pag tinignan mo nun, buong parang si Jesus, para siyang pag bumili ka ng barbecue, di ba? Ganun. Hindi mo na siya makilala. At sabi sa mga prophetic sayings, halos hindi makilala ng tao yung nakabiting doon sa cross. Iba yung nagalang kay Jesus. So, makikita po natin niya sa Isaiah 53 verse 5. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. And the chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. Mga kapatid, yung sinabi nito na diseases o yung transgression at saka iniquities, ito po yung tinubos ng Panginoong Jesus mula pa kay Adan. So, ibig sabihin, saklaw din yan, miski yung future, kaya kasama ka dyan. Tama? Hindi lang ginawa ni Jesus yun on his present age, no? Kung hindi, tinubos niya yun during past ni Adam at hanggang sa kapanahonan natin. Kaya kasama tayo doon sa kanyang ginawang biyaya ng kagalingan. So, ang walang awang paghampas sa katawan ng ating Panginoong Jesus ang siyang pinambayad para sa ating kagalingan. Unay nga na ang kagalingan ay biyaya dahil hindi tayo nagbayad. Okay, malinaw kasi yung parusa daw tayo ang dapat tumanggap, siya yung tumanggap para sa kagalingan. So, ibig sabihin, you can enjoy good health,
pag-ibig, di ba, sa ating mga katawan. Kasi, binayaran ni Jesus yan. Amen. Insulto yan. Kapag insulto sa Diyos yan, kapag ang paniniwala ko eh, kalooban ng Diyos yung kasakitan. Kasi bakit? Inari na niya yung kanyang anak na magdanas ng mahirap na sitwasyon para sa kagalingan. Kung ito sasabihin natin, kalooban niya. Di ba? Yung kasakitan, hindi kalooban ng Diyos yan. Kasi kung kalooban ng Diyos ang kasakitan, hindi na dumaan si Jesus doon sa whipping post at nagpabatbat po ng grabe, halos umiwalay yung kanyang laman. Di ba? Kung kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos maranasan yung kagalingan ng biyaya. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. That is the significance of the back of Jesus. Pangalawa, His head, which bore the crown of thorns. Ang kanyang ulo ay nilagyan ng koron ng tinig. Ang nagbibigay sa atin ng biyaya at ng kasaganahan at pagtatagumpay. Okay, ano bang ibig sabihin ito? In Romans, soldier plated a crown of thorns and pressed it on the head of Jesus. So, blessing is placed upon us, it falls on the head. When a curse is laid on us, it falls on the head first. Kaya tingnan mo, pag nag-aanoy yung in the Old Covenant, pag nag-aanoy sila Abraham, di ba pinapatungan sa ulo? Kasi blessing ay, alam nila, ilalagay sa ulo. Pinapago. Kaya pag in-anoint mo din, nag-anoint ng oil, sa ulo din, doon ang gagaling. So, yung kalalagayan ng sinumpa ng tao, tinubos tayo ng Panginoong Isus doon, nang yung kanyang ulo ay nagdala ng korona ng tinig, mga kapatid. Amen. Amen? So, doon tayo. So, Satan seek to dominate our mind so that he can control us. Pangalawa, sa ulo nilalagay yung korona. Tama? Tama. Sari, di ba, kinokoronahan. Para pag nag-seremonya, inatalaga siya bilang hari, kapamahalaan, dominion. Yun po yung significance kung bakit nagkaroon na koron at tinig ang Panginoong Isus to redeem us in our in Satan's dominion. Para i-redeem tayo doon. So gusto ni Satanas na kukulit tayo sa pamamagitan din ng ating pag-iisip. Di ba, battle ka sa mind. Yan. Ito ay kanyang nagawa sa matagal na panahon. Ngunit dahil sa dugo ni Jesus na dumaloy mula sa kanyang ulo, tayo ngayon ay pinalaya na sa sobrang pagpapagal at kaisipan ng isang mahirap. Alam mo yung ginagamit na tactics ng kaaway sa mind niya. Nasabihin niya sa'yo, okay lang, mahirap ka. Ang dapat lang maging mabuting tao. Wala kang pinapapakang tao. Yan yung gustong i-input ni Satan. Hindi ka naman niya i-deceive sa pangit na bagay. Kasi alam mo na masama, di ba? Sa kanya i-deceive? Doon sa mga good works. So, iisipin mo na, kay mga Kristiyano, na inisip na nila na okay lang na maghirap sila dahil lalo mas malapit sila sa Diyos. Di ba? May mga tao mas gusto nila yung nahihirapan sila na feel nila yung pain, napipil nila yung sacrifice. Pero maling kaisipan pala yun. Kasi tinubos nga tayo doon ng Panginoon. Doon sa kaisipan na kailangan mong paghirapan lahat ng mabubuting bagay para sa Diyos. In terms of your victory, pati yung kapamahalaan na ibinigay muli ng ating Panginoon Jesus para sa atin. So, when they nailed his hands, pangatlo na tayo, so, ang significance ng kanyang corona is to bring back us, to redeem us dun sa kapamahalaan ni Satan. Yung kaisipan mo na ikaw ay talunan, na ikaw ay makasalanan. Hanggang ngayon, iniisip ng mga Kristiyano, sila ay makasalanan pa. Once na naging Kristiyano ka, ikaw ay banal na sa harapan ng Diyos. Amen. Ikaw ay banal na. So, hindi na po pwedeng dalawa yung kalalagayan mo ngayon. Hindi pwedeng dual identity. Okay, doon makasalanan ka, natagpuan ka ng Diyos. Yung natagpuan mo yung mabuting balita, pinaniwalaan mo, inalis ka sa kalalagayan mo. Totoo naman, galing tayo lahat doon. Pero ang katatayuan mo ngayon, dahil nalaman mo, tinubos ka ng Panginoon doon sa kalagayan na iniisip mo na ikaw ay makasalanan. Amen. So, pangatlo, when they nailed his hands, blood came out. So, ang significance naman mo,
itong kamay. Ito yung significance. Yung kamay kasi natin, ito yung ginagamit natin sa pagtatrabaho. Diba? Sabi nga natin, your hands are the symbol of your economic capability and strength. He redeemed you from laziness and hardship to create wealth. Amen. So, sa Tagalog, ang iyong mga kamay ang simbolo ng iyong kakayahan at kalakasan ng maghanap buhay. Tama. So, in the Old Testament times, fathers placed their hands on their children's head to bless them. Okay, sinasabi ko kanina. In the New Testament, hands were laid on the head to bless and heal people. Hands were also laid on the head to ordain a man of God. Okay, so sa lumang tipan, yun yung ginagawa nila. Para yung bagay na pagpapala ng Diyos ay iparating at ipasa din. Pero sa atin, sa pamamagitan kamay ng Panginoong Hesus na napago doon sa cross, diniklara niya doon na ikaw ay pinagpala niya. Amen? Kaya nung sinabi niya, it is finished, malaking maliit na salita, pero napakalawak ang ibig sabihin nun. Amen? Ano yung tinapos niya sa cross? Tinapos niya yung panihirap. Tinapos niya yung maling pagkaw na ako patungkol sa kanyang ama. Tinapos niya yung paghihirap mo doon sa pagpapatunay sa sarili mo para sa pagod ng Diyos. Tinanggal niya yun. Kasi hindi lang naman blessing yung nilalagay sa ulo pati paper. Amen? Pag sinabing paper, hindi mo pinaghirapan. Yung kamay ng Panginoong Hesus yung nagbigay daan para sa pagod ng Diyos ay sumayon. Amen. Hallelujah. Kaya hindi mo kailangan pagpagawa ang pag-alit. Okay. So, pangapa, when you look at the blood that came out of His feet sa paanaman ng Panginoong Jesus, this is what happened. Dominion, authority, and the right of man was restored. Grace to reign in life. Hours. So, nung dumalo yung dugo naman ng Panginoong Hesus mula sa kanyang panganan, doon naman tayo inilagay, doon sa kapangyarihan, kapapalakan, dahil kasama tayo ni Kristo na nagtagumpay doon sa cross. Kaya anong sabi niya? All his enemy, no? Lahat ng enemy, lahat ng kalaban at kaaway ng Diyos ay inilagay sa panganan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ibig sabihin, that is the significance na lahat ng mga bagay na umalimit sa'yo, pinagtagumpayan ng Jesus. Amen. Kasama ka niya. Amen. Naalipin ka ng kasalanan, naalipin ka ng kamatayan, naalipin ka ng kahirapan, kasakitan, lahat na kaaway ng Diyos yan. Kaya hindi kalooban ng Diyos yan. Kaaway ng Diyos nilagay sa panganan ni Jesus. At yun ay para sa katagumpayan mo din. Amen? Amen? So, nang mangyari yun, mga kapatid, ang kapangyarihan, kapangamalaan, at karapatang mag-utos ay binaling sa atin. Biyaya upang maghari sa buhay na ito ay pinagkaloob na sa atin. So, binaling ng Panginoong Jesus, ayan, in Romans chapter 16, verse 20, the God of peace will smash and completely obliterate Satan under your feet. If Satan tries to get in your way or to block your path, then it's time for you to act like a soldier. Dip your feet high, stamp and pound down, crushing the enemy under your feet. Paano natin gagawin yan? Lagi mong idiklara. Amen. Nakakatagumpay ako. Satan, you are under my feet in Jesus' name. Amen. You don't have any rights, authority, but the blood of Jesus. In your way, sabihin mo, wala nang karapatan. Wala ka ng karapatan sa iyong kanan, Jesus. Wala ka ng karapatan. Ang gawa ni Satanas na kami ay pag-arian, kahirapan, sapagkat sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, kami pinagsiyahan. Amen? So yun po yung sinasabi dito. Hindi ibig sabihin makikipagbuno ka sa Diablo. Hindi, kasi matagal ka ng panalo, champion ka na eh. Parang sa boxing, di ba? Napatumba mo na yung kaaway, champion ka na, nasa iyo na yung belt. Aba, gusto mo malimutin mo, buno. Champion ka na eh. Anong gagawin mo? I-announce mo, i-declare ako, champion ka na. Amen! Amen! Amen.
Diyos sinusikat sa saludo ng Panginoon. Lahat ng yan, hindi lang basta sugat, kung hindi dahil sa dugo, binayaran niya yung mga bagay na wala sa atin, na nawala kay Adam. Amen. So what Adam lost, Jesus restored. Jesus restored. Binalik ni Jesus. Okay. So the glorious truth is that Jesus already completely destroyed Satan's power. Amen. Kanina sa 1 John chapter 5 verse 18, di ba? If you are born of God, the wicked one cannot touch you. Amen. Di ba? Wala siyang karapatan. 1 John 5:18. So the glorious truth is that Jesus already completely destroyed Satan's power over you through his death and resurrection. Kapatid, yung death niya, yun yung pagbabayad niya. No? Lahat ng bagay na pagkakautang natin na hap. Pero yung resurrection niya, yun po yung resibo na bayad na lahat. Amen. Amen. So ibig sabihin, yung tao kasi pwedeng mamatay, pero hindi pwedeng maging mabuhay. Pero si Jesus, nabuhay siyang magmuli para patunayan niya na bayad na yung kasalanan. Amen. Bayad na ang pagkakaulang. Bayad na, utang ni Mabeng. So your God-given mission now. Utang mo kay God, binayaran na. Sa atin ngayon. Utang kay Lord, binayaran na niya. Amen. So sabi niya dito, your God-given mission now is to reinforce the victory already won and to demonstrate just how miserably defeated Satan already is. Ang ating mission ngayon ay ipatupad at tagumpay ng Panginoong Jesus at ipakita na ang diablo ay talo na. Amen. 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 Hallelujah. So, pangtima, when they pierce his side, blood. Jesus, blood and water gush out. The blood and water that came out of his side was to redeem you from sin and your uncleanliness. Kasi may water. Sabi niya, grace to live a life that is always pleasing and acceptable to God. Ang dugo at tubig ay dumaloy sa tagliran ni Jesus ay upang sa ating katubusan sa kasalanan at karumihan. Biyaya para mabuhay na laging katanggap-tanggap ay pinagkaloob sa atin. We are accepted the beloved. Kagaya ng sinabi ko, nung old covenant kailangan patunayan sa pamamagitan ng iyong gawa, karapat dapat ka sa Diyos. Karapat dapat kanyang pagbalayin, dapat kanyang tanggapin yung mga gawa ko para sa kanya, yung pagsamba mo, di ba? Yung nag-audit. Pero sa the new covenant, hindi ikaw yung nagbigay ng bayad para kaluguran ka ng Diyos. Kasi sa isang tao lang, nalugod ng Diyos. Kanino ko yun sa Jesus? Sabi niya, ito ang aking anak, nalubos kong kinalulugdan. Kahit sinong character sa Bible, prophet, o anumang mga lingkod ng Diyos, sinumang lingkod ng Diyos, hindi sila sinabihan, di ba? Hindi sila sinabihan na sila'y kinalulugdan ng Diyos. Kanino lang nalulugdan ng Diyos? Kay Jesus. Jesus. So dahil ikaw ay nakay Jesus, kinalulugdan ka din ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi mo kailangan patunayan. Hindi ito yung kaisipan na pag nagkamali ka, hindi ka na kinalulugdan ng Diyos. Di ba? So sabi niya in 1 John chapter 1, verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Tignan niyo yung word, cleanses us. Amen. Sabihin progressive. Cleanses, continuous. Continuously progressive. Sabihin, hindi lang natapos na, dinilis ka na, hindi. Sakali magkamali ka. Lifetime. Yung dugo ng Panginoong Jesus, active yan. Patuloy kang nililinis. The waterfall of forgiveness. Kaya yung sa harapan ka ng Diyos, malinis ka. Amen? The waterfall of forgiveness. The blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Hindi lang yung sin nature mo, natubos ka na doon. Kahit yung mga gawa ng kasalanan, nililinis ka ng Panginoon. Amen. 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 Hallelujah. So,
Hebrews 9:12. Ito na yung huli. Okay. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Our redemption forever. So yung redemption mo ngayon, kaya eternal, it is secured forever. Walang expiration. Hallelujah. Amen. 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 Kaya anong pagkakatiwalaan ko ngayon? Dugo ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi niya dito, hindi yung dugo ng mga hayop, hindi yung dugo ng... Alam mo, ang sinasabi niya dito, hindi lang naman yung dugo ng hayop, kung hindi yung works mo. Yung works in the old covenant na kailangan nilang gumawa para malinis sila sa harapan ng Diyos. Kailangan nilang gumawa para matubos sila sa kanilang kasalanan. Pero ang sinasabi niya dito, hindi lang yung goats and calves, kung hindi your own work, your own self-effort, tapos na yun. At ang sabi niya, his own blood, Jesus' blood, entered the most holy place once and for all time and secured. Kaya sa biyaya, mga kapatid, hindi ka lang safe, secured ka ba? Amen. Amen. Kaya nawawala ba yung kaligtasan? This is one verse na pwede niyong gamitin kapag may nagsabi nawawala yung kaligtasan. Hindi mawawala yung kaligtasan. Bakit? It is forever. Your redemption is forever. Hindi na pwedeng mamatay ko ni Jesus. Sa pagbabalik ni Jesus, huhuli niya yung mga naghihintay sa kanya. Sino yun? Yung mga naniniwala na sila'y pinusta ng dugo ni Jesus. Amen! Hallelujah! That is so precious, mga kapatid, kaya sinabing powerful. Bakit? It's supernatural, beyond our thinking, yung ginawa ng dugo ng Panginoon Jesus. Your protection, your favor, lahat yun. There is all may significance lahat. Dumaloy na dugo sa katawan ng Panginoon Jesus. Kaya magkakaroon ka ng security, mga kapatid, na lahat ng mga pabor, pagpapala, kagalingan mula sa Diyos, ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! So, natapos po natin ang module ng Power of the Blood of Jesus. So, sa module na po na ating tatapusin, isang module, yung ating the work of the Holy Spirit. Okay? So, ito po yung ating last module. Tama ba? Pang ilan to? Seven. Ay, isa pa pala, the work of the Holy Spirit and from grace from start to finish pala. Dalawang module na lang. Okay, so... Sunday meron tayo. Sunday meron tayo para umpisa na natin yung isang module. Sige. Tayo po yung manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this day, Lord. Salamat po sa tinipon mo, mga anak mo na narito ngayon, Lord. Napatuloy ng biyaya, nararanasan ng bawat isa, gayon din, Panginoon, ang mensahe ng makapangyarihan po ng aming Panginoon Jesus na nagdala sa amin na pangwalang hanggang katubusan, Panginoon. Inubos mo kami mula sa sumpa, inubos mo kami mula sa kasakitan, inubos mo kami mula sa kapangyarihan ng kaaway, inubos mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at kami nilagay mo sa iyong pabor, sa kaligtasan, sa pagpapala, kagalingan, at lahat ng mabubuting bagay na iyong niloob, pinlano, Panginoon Diyos. Your redemptive plan and work ay para sa aming lahat. Kaya salamat po, ito'y tinatanggap po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya. Not on our works, but faith in the finished work of Jesus because you are the author and the finisher of our faith. Thank you, Father. We declare, Lord God, sa oras na ito, magpapala sa sambahan ito, sa Reigning in Life Church, your provision, protection, hallelujah, at patuloy na multiplication, Lord God, by your grace, in the name of Jesus. Ngayon din, Panginoon, sa head ng asimbahan ito, sa pastor, si Pastor Deon, salamat po sa kanyang magandang kalusugan, pinagpala, masaganang buhay, Panginoon, dulot ng biyaya mo sa kanya. Lord, bawat isa narito ngayon, Lord, I speak healing, amen, blessing, hallelujah, success, favor, promotion, in the name of Jesus, hallelujah. And we sealed it by your blood,
that redeem us. Hallelujah. And we continue to give praise in the name of our Lord Jesus together with the Holy Spirit. Amen. And amen. Hallelujah.